Hello mga kabananlay, musta kayo dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. May isang lalaki, tatawagin natin sa pangalang Raul. Si Raul ay pamilyado, ngunit takot siya sa responsibilidad bilang isang ama. Kaya't nagpakalayo-layo siya sa pamilya niya dahil sa takot sa responsibilidad, subalit sa paglayo niya ay may nakilala siyang isang babae na tatawagin natin sa pangalang Elaine. Si Elaine ay isang mayaman at negosyanteng babae. Dahil sa ganda ni Elaine ay napamahal si Raul ng sobra at nangako siya sa sarili niya na gagampanan niya na ang pagiging isang ama at magbubuo sila ng masayang pamilya. At niligawan niya ito si Elaine at kalaunan ay naging sila ni Elaine. At balak na nilang magpakasal ni Elaine matapos ang ilang buwan. At nagkasundo na ito. Nagkasundo na ito sa nasabing kasalan. At ang ganda ng mga plano nila dahil gusto ni Elaine na maraming anak dahil mahilig pala ito sa mga bata. At nag-tour sila kung saan-saan nila gusto para enjoyin ang nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Dahil nga ay mayaman si Elaine at si Raul naman ay may kaya na rin dahil may trabaho ito, kaya kung saan-saan sila nakakarating sa kanilang pag-tour. Si Elaine ay napamahal na rin kay Raul dahil nga sa magandang asal at respeto na ipinakita niya kay Elaine. Kaya naman masayang masaya si Elaine na naging desisyon niya sa pagpapakasal kay Raul. Dahil sa napagkasundo ang kasalan ay handa na ito. Handa na si Elaine na pakasalan si Raul. Ngunit may bumabagabag kay Elaine bago ang kanilang kasal. Isang araw, may natuklasan si Elaine kay Raul na ikinagalit at ikinasama ng loob ni Elaine. Ano nga ba ang natuklasan ni Elaine kay Raul? Na tila umiiyak si Elaine dahil sa natuklasan niya kay Raul. Nalaman pala ni Elaine na may inabandonang pamilya si Raul bago pa sila magkakilala. At ang alam ni Elaine na single siya at walang sabit. Ngunit hindi niya ipinagtapat ang lahat kay Elaine. Kaya ay si Elaine galit na galit at napatingala na lang habang lumuluha. Si Raul pala ay takot sa responsibilidad dahil iniwan niya ang kanyang dating pamilya. Kaya naman hindi makapaniwala si Elaine sa ginawa ni Raul sa kanyang pamilya. Ngunit napapaisip si Elaine kung ano ang mangyayari sa relasyon nila ni Raul. Dahil sobra siyang nasaktan dahil sa naaawa si Elaine sa pamilyang iniwan ni Raul. Si Raul ay umiyak ng umiyak dahil sa takot niya na baka iwanan siya ni Elaine na pinakamamahal niyang babae. Dahil dito ay si Raul ay nagsisisi at nagmakaawa kay Elaine na hindi na ni Raul uulitin ang mga nagawa niyang pagkakamali sa dati niyang pamilya.
Dahil dito ay lubos na nagmamakaawa si Raul para hindi siya iwan ni Elaine. Dahil dito ay nangako si Raul na magbabago na siya dahil ipinapangako niya kay Elaine na habang buhay siyang mamahalin at aalagaan. Dahil siya lang talaga ang nagpatibok ng puso ni Raul ng sobra-sobra. Ngunit si Elaine ay patuloy pa rin umiiyak dahil sa natuklasan niya kay Raul. Dahil sa kabila ng lahat ng magagandang ipinakita ni Raul kay Elaine ay hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Raul sa dati niyang pamilya. Kaya ang ginawa ni Elaine ay umiyak ng umiyak. Si Raul ay patuloy pa rin nagmamakaawa kay Elaine para hindi ito iwan ni Elaine at ituloy ang kanilang kasal. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Raul ay lagi siyang nagmamakaawa kay Elaine sa lahat ng araw bago pa ito ikasal. Ngunit si Elaine ay buo na ang pasya na hihiwalayan na si Raul. Si Raul ay umiyak ng umiyak hanggat ito'y nag-iisa lagi at nag-iisip kung ano ba dapat ang gawin niya sa sarili niya at nagpakalayo-layo ito nang hindi alam ang pupuntahan. Sa kabila ng lahat, si Raul ay nawala na sa katinuan dahil siguro sa pag-iisip niya sa kay Elaine na sobrang mahal na mahal niya at pati na rin sa iniwan niyang pamilya na hanggang ngayon ay pinagsisisihan niya na. Subalit wala na siyang magagawa dahil sa karma na siguro sa kanya ay tumanda na siya dito sa kalsada siya naninirahan. At wala nang pamilyang nag-aalaga kay Raul dahil hindi niya alam kung saan siya naroon dahil wala na siya sa katinuan. At mga kabalanlay, hanggang dito na lang ang aking kwento. At sana'y napulutan ng aral ang aking kwento. Ang aral dito, kung takot ka sa responsibilidad, ay huwag kang gagawa ng anumang hakbang, baka yun ang ikasama mo at alam natin na nandyan lang ang karma. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe at i-like mo na rin, share mo na rin at pindutin mo na rin ang button bell para updated ka sa mga gagawin ko pang videos.